Yan, sabihan kita, huwag ka magsinungaling dito. Dahil for all you know, ikaw ang pinakamahiwagang personality sa investigation na ito. Yes, ikaw ang pinakamahiwagang subject sa investigation na ito. Meron kang duplicitous role dito. Very duplicitous. Nagdududa ako sa'yo, bakit? Bakit tumawag ka kay Ulunan na pagbigyan si Ibanez para hindi masira ang PNP? Gusto mo mag-ariglo, maariglo ni Ibanez yung problema ni Mayo kay Ulunan, kaya hindi ka kinakausap ni Ulunan. Gusto mong maariglo. Tapos at the same time, tumawag ka rin kay sino yung taga-PDEA na tumawag kay General Villanueva? Director Alvarinho. Sino tinawagan mo? Director Alvarinho, Your Honor. O, tumawag ka rin kay Alvarinho na baka magka-arigluha, baka magka-cover up ito, hindi matcha-charge si Mayo. So, very conflicting yung papel mo dito. Yes, sir. Tawag mo isa, gusto mo maariglo yung problema ni Mayo, nakiusap sa'yo si Ibanez, na i-connect ka kay, siya kay Ulunan. Ngayon, tumawag ka rin kay Alvarinho, advising Alvarinho, na pasabihan si General Villanueva na baka magkakaroon ng cover up, sir, kailangan si Mayo mag-surprise. Gonzales. General Gonzales. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Nung tumawag ka kay Colonel Ulunan, nasabi mo, sir, nag-usap na ba kayo ni Colonel Ibanez, sir? Pagbigyan mo na lang siya, sir. Tapos sinagot ka, nandito naman si Ulunan? Wala pa. Okay, nasa house. Sinagot ka ni Ulunan na, alam mo ba, Glenn, kung gaano kalaki itong shabu na ito na nakuha? At binabaan ka at sumagot ka, yes, sir! Alam ko, sir, trabaho namin yan. Ano ibig mong sabihin ng trabaho namin yan? Sir, actually, sir, hindi po ganun, sir, yung pagkakasabi ko, sir. Ang pagkasabi ko, sir, kung pwede mag-usap daw si... Kasi nung tumawag ako kay Colonel Ibanez, sabi po ni Sir Ibanez na tawagan ko nga po si Juan, si Sir Olonan. Mag-usap daw sila. Yun lang naman, sir. Nag-relay lang po ako, sir, ng information na mag-usap daw sila, sir. Kaya tinawagan ko po, sir, si Colonel Olonan, sir. Nung sinabi po, sir, ni Sir Olonan, sir, na... Juan, sir, na... sir, yung sinabi niya po, sir, na yung tungkol sa nahuli, sir, ang information ko lang po noon, sir, noong time na yon, sir, is 2 kilos lang po, sir, yung nalaman kong information, sir. Binigay po sa akin, sir, ni Lieutenant Admiral, sir. Kaya yun lang po, sir, alam ko. Hindi ko pa po, sir, alam, sir, na 500 kilos mahigit, sir, yung nahuli, sir. Siya po ang nag-inform sa akin, sir, na may nahuli po, sir, na malaking hanarasan ng shabu, sir. So, meaning, ang unang pagkaalam mo, 2 kilos lang. Yes, sir. Yes, sir. Yung pagka-bypass ni Mayo o yes, pagka-intercept kay Mayo. Yes, sir. Hindi mo alam yung discovery ng WPD na isang tunilada. That time, yung ano, hindi pa po, sir. Nung tumawag ako sana sa ng 307. So, ang gusto mong magka-arigluhan si Ibanez at si... Kasi sabi mo man na, sir, pagbigyan mo na, sir, para hindi masira itong PNP, hindi masira PDIG. Hindi po yun, sir, ang pagkakasabi ko, sir. Ang pagkakasabi ko lang po, sir, is... Ibanez, makinig ka, ha? Huwag ka magsinungaling dito. Ha? Yes, sir. Sabihan kita, huwag ka magsinungaling dito. Dahil for all you know, ikaw ang pinakamahiwagang personality sa investigation na ito. Yes, sir. Ikaw ang pinakamahiwagang subject sa investigation na ito. Meron kang duplicitous role dito. Very duplicitous. Nagdududa ako sa'yo, bakit? Bakit tumawag ka kay Ulunan na pagbigyan si Ibanez para hindi masira ang PNP? Gusto mo mag-ariglo, maariglo ni Ibanez yung problema ni Mayo kay Ulunan, kaya hindi ka kinakausap ni Ulunan. Gusto mong maariglo. Tapos at the same time, tumawag ka rin kay sino yung taga-PDEA
na tumawag kay General Villanueva? Director Alvarinho, Your Honor. Sino tinawagan mo? Director Alvarinho, Your Honor. Oh, tumawag ka rin kay Alvarinho na baka magka-arigluha, baka magka-cover up ito, hindi matcha-charge si Mayo. So, very conflicting yung papel mo dito. Yes, sir. Tawag mo isa, gusto mo maariglo yung problema ni Mayo, nakiusap sa'yo si Ibanez, na i-connect ka kay, siya kay Ulunan. Ngayon, tumawag ka rin kay Alvarinho, advising Alvarinho, na pasabihan si General Villanueva, na baka magkakaroon ng cover up, sir, kailangan si Mayo mag-surface. Nagaguguluhan ako sa papel mo dito. Yes, sir, Honor. Sir, and from the very start, lalong nagkagulo dahil yun na, hindi ka na membro ng PDA, bakit nandun ka, very active ka pa rin sa papel mo doon. Ha? Para tuloy nga na re-reinforce mo yung sinasabi ni Domingo na ang nagbigay ng problema nitong kwan ito, sir, is ang nagugulo dito si Gonzales. Sige ha, will you explain to me? Tama po, Your Honor. Sir, sinasabi lang po nila yun, sir, para siraan ako, sir. Actually, sir, kung hindi po ako pumunta po sa lugar, sir, hindi ko po, sir, nakita, sir, yung mga kanilang ginawa, sir. Nung una pa lang, sir, alam po na po, sir, na may pulis na huli. I thought nga po, sir, na isasama po sa kaso. Actually, sir, ako nga po, sir, yung tumawag sa PDA hanggang makarating po kay General Wilkins. Kaya po, naipabalik po si Mayo. Kung hindi po ako pumunta doon at hindi ko po nai-relay yung mga information sa PDA, malamang po talaga, sir, wala po sanang gulo. Nakapakawalan po nila si Mayo. Okay. Hindi kaya yung pagtawag mo kay Alvarinho sa PDA, yan ay paraan mo para mahinto yung kanilang gagawing follow-up operation dahil gusto ni Ibanez na mag-follow-up operation using Mayo, kukunin si Duhay Lungsod doon sa Pasig para sakalin at ibubulgar kung nasaan yung bodega ng Cebu na mas malaki pa sa bodega ni Mayo na allegedly kontrolado mo. Ikaw may hawak. Ano masasabi mo dito? Wala pong katotohanan yun, sir. Kung makikita po natin yung mga statement po nila, sir, at saka dun sa CCTV, sir, kasama naman po ako sa usapan, sir. Kung mayroon man akong bodega, bakit ako kasama sa pagpaplano na hulihin yung sarili kong bodega? Wala naman pong katotohanan yun, sir. So, hindi po, sir, kasama ka? Hindi po, sir. Pag-follow-up operation, kasama ka? Alam ko, plano? Sir, alam ko po yun, sir. Kaya nga po, sir, sinasabi ko po sa PBA, ito po yung nangyayari sa ground. Sandali lang, turuin mo. Kasama ka doon yung nag-uusap na magkakaroon na follow-up operation, si Duhay Lungsod kukunin? Hindi ko po alam na si Duhay Lungsod po ang huliin. Pero si Duhay Lungsod po yan, sir. May separate po yan na koplan. Regardless, kung may separate koplan, basta kung ito ay gagawing follow-up operation, another koplan ito, kasama ka sa nagplano pag... follow-up kay Duhay Lungsod? Hindi po ako kasama sa pagplano, pero naririnig ko po yung usapan nila na ganun po ang gagawin. Kayo nag-uusap? So narinig mo, nag-uusap sila? Opo. Sino nag-uusap? Yan po si Juan, si Sir Rolonan, si Sir Ibanez, si Sir Domingo po. At kasama po si Sir Domingo naman po sa Andorin doon po. So hindi ka kasama sa pagplano, pero narinig mo? Yes, nag-uusap na gagawin nila, mag-follow-up operation? Opo, pagdating ko na po kasi doon, yan na po yung usapan po nila. Yung po narinig ko na pagdating ko po. Kung baka, yung narinig mo, hanapan mo ng paraan para hindi matuloy, tinawagan mo si yung taga-PDA para mahinto ang lakad nila. Actually, hindi naman po ganun yung honor. Nag-re-react lang po ako. Bakit po kailangan lumabas si Juan, si Sergeant Mayo dun sa crime scene? Siyempre po, alam naman po natin, wala naman po yun sa police. So, ganito, explain mo yung ginawa mo. Dalawa ang ginawa mo eh, na very, very opposing. Inulungan mo si Ibanez, magtawag kay Ulunan para maayos yung problema. Opo. At the same time, tumawag ka rin kay Alvarinho ng PDA para mahinto yung paggamit kay Mayo sa follow-up operation na gagamitin si Mayo. Yes, Your Honor, yun nga po, nung tumawag po kay Sir Ibanez, yun na po ang sinabi niya. Sinabi ko po siya na nahuli nga po yung tao niya. Sabi niya po na alam na po niya ang nahuli. Kung pwede,
Kausapin ko si Juan, si Sir Olona, na deklaro mo kung ano yan. Yun lang po sir, kaya nire-re ko lang po na sir, usap na po kayo ng klas- ni Sir Ibanez. Yun lang po sir ang sinabi ko. Then nung 307 nga po sir, nung uli, nang nag-follow po ako sir sa kanya sir, yun nga po sinabi po niya na Juan na may 300 kilo, may 500 kilos pa ta, sir ang nahuli. Anong oras ka tumawag kay Alvarino? Nung pilihan. Sir, 3:15 po, sir. Yung kay Sir Olonan po, sir, 307. 3:15, sir. 3:15, kaya naman, 307. Yung first na tawag ko sa kanya is 3:14, sir. Kailan mo na nalaman yung narinig mo, yung plano nila na mag-connect ng Palawag Operation, anong oras mo nalaman? Sir, pagdating ko na po dun sa WPD, sir. Anong oras yun? Sir, dumating po ako dun exactly 4:29, sir. Before? 4:29 sir ng hapon, sir. 4:29 ng hapon? Yes, sir. Amirol? Where's Amirol? Yes, Your Honor. You are on schooling at that time? Yes, Your Honor. Pero ikaw ang nagsasign ng mga pre-ops? Yes, Your Honor. Case bakit in... bakit nasa schooling ka tapos na nag-operate ka pa? Why? Your Honor, hindi naman po kasi ako na-relieve, Your Honor. So, noong time ho na yun, sir, Your Honor, yung casing surveillance. Anong schooling mo? Anong schooling mo? Investigation Officer Basic Course, Your Honor. Saan? Sa DID, SIDD po, Your Honor. Okay, continue. Yes, Your Honor. Nung time po na yun, Your Honor, ang hawak ko po na pre-ops, Your Honor, is casing surveillance. Yun po yung kada gabi, tinatawag po sa akin ni PSMS Malanghaya para po ipa-apply ng pre-ops for the morning, Your Honor. Bago po mapirma niyo, Your Honor, dumadaan po yung kay Colonel Portera, Your Honor. Meron din po siyang signatory doon. So, informed din po siya sa lakad namin, Your Honor. Nung time po na yun, noong October 8, Your Honor, alas 10, tumawag po sa akin si Malanghaya. Inaya niya akong sumama sa pag-gazing surveillance. Pero nagsabi ako sa kanya na hindi ako makasama dahil schooling ako at the same time, may emergency rin ako. So, na po natawag niya sa akin, alas 12 po, Your Honor. Alas 10, tumawag po siya sa akin, nag-inform siya sa akin na mag-join daw po sila ng team ni Captain Sosongko, SOU4A, at mag-proceed daw po sila sa Quiapo. Ang sunod daw na tawag niya sa akin, alauna na po, in-inform po ako ng PCMS Malanghaya, may huli na daw po yung SOU4A at sila na 2 kilo. Sa alauna na yun, Your Honor, hindi pa po nasabi sa akin na si Mayo yung huli. Kaya tinawag ko po kay Colonel Gonzales yun, Your Honor, na may huli sila ng 2 kilo. At doon din ho tinawag ni Colonel Gonzales kay Colonel Lonan. Kasi magkasama po yung IFLD at SOU4A po, Your Honor.